Magandang araw sa inyo mga peas. At tayo ay kakain ng shawarma dito sa Turkish Iskenderun. Hindi na kailangan magpunta ng Turkey para makakain ng kanilang delicacy, kanilang pagkain. At nandito na po sa amin, sa Yambu. Ayan po yung pinaka-karne ng shawarma. Tumorder tayo ng big shawarma. At naghihintay tayong dalhin ang aking order. May kasamang tubig. Ayan na nga. At tayo mag-pray muna. Siyempre, pasalamat tayo sa ating Ama na siyang nagbibigay araw-araw ng mga biyaya sa atin. So, ayan na po. At ayan, ganyan siyang kahaba. So, dangkal ko ba? Halos parang isang dangkal at 1/4. Ayan. So, panis na panis sa akin yan dahil yan eh, madalas kong kinakain dito. So, sa lahat ng mga shawarmahan dito, ito lang yung madalas na kinakainan ko. Although, marami pang mga kainan ng shawarma dito. Ayan na nga. Oh, napalaban na. Puro garlic sauce na yung labi. Isa pa dyan, yung kanilang garlic sauce ay napakasarap. So, gustong gusto ko yung garlic sauce na yan. Nagpapa-extra ako niyan pag ako ay bumibili ng shawarma. So, yan. Meron siyang fries sa loob. At saka, yun nga, yung chicken. Dapat meron niyang pickle. Kaso, ayoko nung may pickle sa shawarma. Naasiman ako. So, hot sauce lang ang pinalagay ko. Tsaka tomato ketchup. At saka yun nga, yung extra na garlic mayo sauce. So, ayan, napaka-tasty talaga, napakalasa, ayan. At masyadong malaki, so isang meal na yan kung tutusin. So, maubos mo lang yan, ay sigurado ay busog ka. Ayan, no? At saka napakasarap ng kanilang wrap. Yung kanilang wrap ay napaka-chewy. Hindi naman gummy, so soft naman. At kasi, yan na eh, sila din ang gumagawa ng crust na yan, sila rin. Meron silang pugon dyan sa loob, sila rin ang gumagawa. So, lahat ng mga produkto nila rito, at saka kung ano yung mga iba pang ginagamit nila, sila rin po ang gumagawa. Hindi sila bumibili sa labas. Ultimo yung pinaka-wrap na yan, sila rin. So, masarap. Panalo talaga. The best. So, hindi ko naman ini-endorse itong Turkish Iskenderun, which is talagang masarap. So, kaya talagang dito ako madalas kumakain. Minsan takeout, minsan pambaon, pwede. Meron din sila ditong small size. So, pag pambaon, small size, mga 2 piraso kasi bawal ang foil sa loob eh. So, pag small size kasi, papel yung ginagamit na pambalot. So, ayan. At saglitan lang sa akin yan, kung tutusin. Nakakadalawa nga ako niyan, ako. O, kung alam nyo lang, masarap talaga. Kung i-compare mo yung mga shawarma sa atin, sa Pilipinas, may iba kasi silang style at saka yung kanilang pampalasa, iba. At saka yung pinakatimpla ng kanilang meat, iba rin. Ito kasi talagang ano eh, hindi ko alam kung anong tawag doon sa parang cream na pinapahid nila doon sa pinaka-meat nila bago nila ilagay doon sa oven. So, nakapanood na ako niyan sa YouTube kung paano nila inaayos yan doon sa bakal na steak, no? Kung saan nandoon siya at doon mo hinihiwa. Marami silang mga parang sangkap na pang marinate. Kakaiba. Kaya talagang malasa yung karne, yung manok niya, yung meat. So, ayan. Maubos na rin. At ayun. Talagang ano, napakasarap talaga. At yun nga, sabi ko nga, meron tayong iba pang mga kainan dito ng shawarma. Minsan, itatry natin. Meron ako natuklasan. Pagkagaling ko rito, aksidente, meron akong pinasukang kanto. Meron din palang shawarma doon. So next time, ire-review natin yung shawarma ngayon doon. So, 2 shawarmahan ang ating pupuntahan para makita nyo kung anong klaseng shawarma meron dito. Kung magagawi kayo dito sa Saudi, Yambu, marami pang mga restaurant dito na pwede pang kainan bukod sa shawarma na talagang masasarap at
talagang solve ka. So paano mga piece, hanggang dito na lang at solve na solve talaga tayo. Gusto ko pa sanang kumain pa ng isa kaso may pupuntahan pa tayo. So paano mga piece, yummy, paano, bye-bye, hanggang dito na lang po.